Kumusta ang mga bagong kasal dyan, Kapakbet? Ang pagpapakasal ay banal at sagrado dahil ito ay pagsasama ng dalawang tao na nagmamahalan. Pinapakita nito ang kakayahan nating mga tao upang magmahalan at magtiwala sa ating minamahal. Ngunit hindi pa rin natin maitatanggi na may mga mag-asawa na naghihiwalayan dahil hindi na masyadong matamis ang kanilang pagsasama. Sa madaling salita, ang pagmamahal nila sa kanilang mga asawa ay hindi na katulad ng dati. Ang palaisipan ngayon ay bakit? Ang pinakasusi upang ang kasalan ay tumagal, Kapakbet, ay ang pagmamahal at tiwala. Kinakailangan na silang dalawa ay magtrabaho sa kanilang pagsasama upang ito ay maging matagumpay. Kaya naman para sa mga bagong kasal dyan, ito ay para sa inyo upang mabigyan kayo ng mga gawain na batay sa feng shui upang makatulong na hindi kayo magkakahiwalay at mamalasin sa inyong buhay kasal. Ang feng shui ay tumutulong upang pasiglahin ang pagsasama niyo, partikular na sa mga bagong kasal pa lamang. Dahil nagsisimula pa lang kayo, kaya kinakailangan niyo ng isang maswerteng gabay upang ang samahan niyo ay magtagal. Syempre, hangad natin lahat ang isang masaya at puno ng pagmamahal sa loob ng ating tahanan at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman ilista na ang aking mga babanggitin na gawain upang iwas hiwalayan, Kapakbet. Ang pinakauna na dapat niyong gawin, Kapakbet, ay bumili ng bagong kama. Ang inyong kwarto at ang inyong kama ay ang pinakapangunahing lugar kung saan lumalalim ang inyong pagmamahalan, samahan at tiwala. Dito niyo makikita ang kagandahan ng bawat isa. Sa gabi, dito ang pahingahan niyong bagong mag-asawa mula sa isang nakapapagod na araw. Kaya naman napakahalaga para sa mga bagong kasal o mag-asawa na bumili ng bagong kama. Sinisimbolo ng bagong kama ang bagong simula at positibong enerhiya. Makakatulong din na may kaunting simbolo ng araw sa inyong kama o bedsheet para lumiyab pa ang inyong pagmamahalan. Kung may bagong kama, Kapakbet, siyempre kasunod na dapat gawin ay ang isang malinis na kwarto. Mawawala ng saysay ang dalang swerte ng bagong kama sa inyong buhay, mag-asawa, kapag ang kwarto ay hindi malinis. Sinisimbolo ng maduming kwarto ang kaguluhan. At alam natin na ayaw natin ang isang magulong buhay, kaya ang solusyon para riyan ay ang paglilinis, mga Kapakbet. Ang sunod na gawain, Kapakbet, ay ang paglalagay ng pictures niyong dalawang mag-asawa. Ito na ang inyong bahay, kaya naman napakainam, Kapakbet, nalagyan ito ng mga litrato na magkasama kayong dalawa. Dahil sinisimbolo nito ang inyong pagmamahalan. Ito ay magsasabi sa inyo araw-araw na mahal mo siya at mahal ka niya. Ngunit isang paalala lamang, Kapakbet, huwag ilagay ang mga pictures sa itaas ng kama dahil baka mahulog ito sa inyong uluhan kapag natutulog o namamahinga. Huwag din itong itapat sa mga salamin, Kapakbet. Isa sa mga sikreto ng mga mag-asawa kaya hindi sila naghihiwalay bukod sa kanilang pagmamahalan at tiwala ay ang kanilang anak. Kayo ay bagong kasal na. At kahit papaano, nasa plano ninyo ang pagkakaroon ng anak sa loob ng inyong tahanan. At ito ay isang magandang paraan para lalong tumamis pa ang inyong pagsasama. At higit sa lahat, magkakaroon ng dagdag kasiyahan sa loob ng inyong tahanan. Ang panghuli na dapat gawin ng mga bagong kasal ay tanggapin ang bawat isa. Sa buhay kasalan, hindi lang puro saya at tamis ang inyong madadama, Kapakbet. Dadaan sa mga lungkot at mapapait na araw ang inyong pagsasama. Kaya habang bago pa lamang kayong kasal, Kapakbet, pinapayo na tanggapin nyo na ang bawat isa, lalo na ang mga hindi kanais-nais na pag-uugali ng inyong asawa. Matutong tanggapin ang mga pagkakamali upang magawa nyo ito ng solusyon ng sabay. Kailanman hindi natin hinahangad ang isang magulong buhay, lalo na sa mga bagong kasal. Hindi nila hinahangad na sila ay maghihiwalay agad. Ang nais at hinahangad nila ang isang matagumpay na buhay kasama ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang mga nabanggit, Kapakbet, ay makatutulong upang tumamis pa ang inyong pagsasama at masolusyonan ang problema na haharapin ninyo sa mga susunod ninyong araw. Tandaan na ang mga ito ay pawang gabay lamang upang maging matagumpay ang inyong pagsasama, Kapakbet. Dahil nasa inyong desisyon pa rin kung paano nyo patatakpuhin ang inyong buhay kasal o buhay mag-asawa upang ito ba ay maging matagumpay o mapupunta sa isang hiwalayan. Sa bawat desisyon ninyong mag-asawa, samahan lagi ito ng sipag, tiyaga,
pagmamahalan, tiwala at higit sa lahat ang pananalig sa may kapal kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.